Hi mga besh! For this episode, magluluto naman tayo. At ang lulutuin natin ay inihaw. Diba? Napakasimple lang. Simple lang siya, pero naisip nyo ba na yung mga kagamitan na gagamitin natin, which is kailangan natin ng ihawan, kailangan natin ng uling, kailangan natin ng space. Hindi naman kasi pwede magpausok tayo sa kitchen. Dapat meron tayong magandang space para sa pag-iihaw. Pero, yun nga yung hindi natin magawa sa katulad nating mga OFW. Kasi hindi naman lahat sa atin ay malaki yung accommodation. Okay? So for this episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-ihaw ng walang usok, walang griller, ihawan, at hindi natin kailangan ng space. Okay? Pero ang lasa niya, inihaw pa rin. So, magsisimula na tayo. Mag-iihaw tayo at ang gagamitin natin ay yung ating pambansang isda, which is yung bangus. So, itong bangus na to, fresh to from Philippines, kaya masarap talaga siya. At masarap talaga siyang ihawin. So, simple lang din yung ingredients na gagamitin natin para makuha nyo rin at madali nyo rin maluto. So, magsisimula na tayo. Samahan nyo ako na maghanap ng ingredients. Tara! Ito na nga mga besh, nandito na tayo sa isang kilala at malaking supermarket dito sa Qatar. Marami ding mga Pinoy product dito. At dito rin tayo makakabili ng isdang lulutuin natin, yung bangus. Dito kasi, bukod na sariwa, makakasigurado tayo na galing talaga siya sa Pilipinas. At through air freight din kasi siya biniyahe dito. At kung wala naman talagang options, kasi minsan wala din talagang tinda na fresh na bangus, meron tayong mga frozen na bangus dito, galing din siya sa Pilipinas. Tapos yung iba boneless na siya. So pwede niyo rin yung gamitin para hindi na rin kayo mahirapan. Tapos ayan, kung nakikita niyo si kabayan yung nag-a-assist sa atin. Nakakatuwa, 'di ba? Kasi mga kabayan din natin yung mga nagwo-work dito. Isa lang ang binili natin, medyo may kamahalan, pero sigurado naman tayo na galing talaga siya sa Pilipinas. May mga nabibili din dito na galing sa Thailand, sa Indonesia, sa Pakistan. Mura siya, pero syempre, iba talaga yung lasa pag galing sa atin. Kaya huwag na natin patagalin ito mga besh, lutuin na natin. Tara! Ito na nga mga besh, pagkatapos nating lumabas at mamili, nabili na natin yung may ingredients natin. So, which is yung bangus. Okay? So, ito na siya. Yung bangus. Ito yung sibuyas na gagamitin natin. Yan, isang buo yan. Katamtamang laki. Tapos, ito yung kamatis na gagamitin din natin. Enough na yung isang piraso. Lemon, kahit kalahati lang, okay na yan. Or kung nasa Pinas kayo, kalamansi. Okay? Tapos, ito yung bangus. Na yung ating main ingredients, black pepper, paminta, tapos yung soy sauce, at yung salt. So ito na nga mga besh, nilinis na natin yung bangus, okay? Pagkatapos natin linisin, hihiwain natin siya, di ba kapag ka nagdadaing tayo, hinihiwa natin sa gitna, okay? So ganun yung gagawin natin. Ganun yung ginawa natin kanina. Tapos, so ito na nga siya, yung bangus. So, ang gagawin natin ngayon, after nating malinisan, mahiwa, lalagyan natin siya ng asin. Okay. So, lalagyan natin siya ng asin. Lahat. Tapos, paminta. Tapos, pipigain natin siya ng lemon or calamansi kung nasa Pinas kayo. Okay, so natapos na natin itong bangus. Tabi muna natin yan. Dito na tayo sa ibang ingredients niya. So, meron tayong bowl dito, small bowl. Tapos, di ba kapag nag-iihaw tayo, nilalagyan natin siya ng palaman sa loob. Yun din yung gagamitin natin, yung kamatis at saka yung sibuyas. So, ito na nga. So, unahin natin yung kamatis, lagay natin yung kamatis, tapos yung sibuyas. So, imimix natin to.
Tapos lalagyan natin siya ng ibang ingredients. Maikalat natin siya doon sa bangus. Tapos lagyan natin ito. Lagyan natin ng lemon ulit. Laki ng lemon natin. Ayan. Lalagyan natin ng asin. Lalagyan natin ng paminta. Ayan, pamin. At alam niyo ang sekreto, para maglasa siyang inihaw, eto, toyo. Lalagyan natin siya ng toyo. Konti lang. Okay? Ayan. Tapos after nun, ayan, haruin natin siya. Mimix natin ito together. Ayan. Wala, tignan mo. Ngayon, amoy inihaw na. Amoy inihaw na, hindi ko pa nilalagay doon. Ayan. Yan ang sekreto mga besh. Gawin niyo ito. So, pagkatapos natin to, proceed na tayo doon sa next step naman. Isasalang na natin siya. Okay? Ito na, buksan natin yung kalan. Dapat mahina lang yung apoy natin. As in, mahina. Yan, kasi lulutuin natin siya ng dahan-dahan. Hindi siya masusunog. Okay? Kapag medyo mainit na siya, lagyan natin siya ng asin. Pwede kayong gumamit ng rock salt o kaya ng iodine. So, iodine yung ginamit namin kasi yun yung available dito. At ang purpose niyan, para hindi dumikit yung bangus, yung isda doon sa kawali. And, at the same time, pampalasa din siya. Yan, after natin mailagay yung bangus, yung mga hiniwa natin kanina, ilalagay natin dun sa chanina. Ito yung typical na ginagawa natin, di ba? Kapag ka nag-iihaw din tayo ng isda. Nilalagyan natin siya ng sibuyas kamatis sa loob. Kasi nga, pampalasa siya. So, yun din yung gagamitin natin. At gagawin natin ngayon. Ayan. So, ikalat lang natin siya. Ikalat lang natin siya para ano, maglasa yung laman niya. Tapos, yung sabaw, yan, yung toyo, pinagbabaran, bubuhos natin siya dyan. Isip-sipin din yan yung laman. Ayan. Ayan. Ang bango, bango-bango mga besh. So, ayan na siya. Huwag niyong babaguhin yung ano, hindi natin dapat baguhin yung apoy. Manatili lang siya dun sa low heat. Ayan, low fire. Ayan. Tapos nyan, tatakpan natin siya para mag-circulate yung init, pati yung ibabaw niya malito. Ayan, tatakpan natin siya. So, wala kayong babaguhin, antayin lang natin at maluluto na rin siya. So, mga besh, after 15 to 20 minutes, pwede na natin i-check. Okay? So, eto na. Tingnan natin. Ayan. So, malalaman nyo siya, mga besh, kapag yung laman niya, wala na siyang dugo, diba? Ayan. Tapos, matigas na siya. Ayan. So, ito okay na to. Ayan. So, luto na siya. Pwede na natin ihain. Okay? Tara! So, ito na mga besh. Kukunin na natin yung inihaw natin. Okay? So, dapat dalawa. Magtutulungan na natin ito. Yan. Hindi siya dumikit kasi may asin siya. Pwede ba? Yun yung purpose ng asin para hindi siya dumikit. Amoy inihaw pero walang usok. Walang griller. Adivine. Yeah. Ang sarap mga besh, amoy inihaw talaga siya. Inihaw na walang usok at walang griller. Adiba?
fresh. Ito yung pinakamasarap na portion kapag ka-cooking episode yung ginagawa natin. So, titikman na natin yung ginawa natin inihaw. O, diba ang simple niya? Kasi walang usok, walang griller tayong ginamit. Pero yung amoy at lasa, inihaw talaga siya. So, try nyo to mga besh, okay? So, lalo na sa mga ka-OFW natin dyan. Siyempre, hindi lang yon, kailangan meron din tayong sausawan. So, masarap siya may sausawan. Okay? So, tara mga besh! Tikman natin, kain! Yan! Ang sarap! So, ito siya mga besh. Sarap ng mga bro. Sarap ng mga bro. Kain! Salamat sa pagsama niyo sa panonood sa atin. I hope na nag-enjoy kayo sa ginawa nating inihaw ngayon. Okay? So muli, ito po ang inyong likod si Lisa. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Hanggang sa muli! See you! Bye!